Pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan. Aking anak, ang kagandahan loob ay magigain sa kamwa. Ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon na ngayon ng kanyang kailangan, huwag na sasakihin ng mabalik at bukas inibigay. Huwag na gawa ng masama ang mga kaibigan na sa inyo'y umaasa, nagtitiwala ng lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag ka manggulo sa taong marahas, nilalakad man sa kasamaan ng landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusumulang sa mga parakyo, ngunit nalulunod siya sa taong, sa kanya ay may tao. Ang sumpa ng Panginoon ay dinalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay ganyang pinagpapala. Ang mga talaloy ay ganyang pinasusok naman, ngunit pinagigiliwan ang mga mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunuro na sa iyan na pinginig, ang lagi ginagawa ng naayon sa mangyari. Ngunit mangusap ay totoo, kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat sa sili. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailan ba siya'y tapat makisama sa kapwa? Sa kanyay kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng lindong na niya balita at ipinatapak niya ang matapat sa lumingha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patuto sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan upang gaoy walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganito mga tao ay mag-aano ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Pagsitayo ng buwan.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po sa Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa mga tao, walang tao kung nagsisindi ng ilaw ng pagkatapos ay tatakuban ng baka o ilalagay niya sa ilalim ng higaan. Sa halip ilalagay ito sa talagang pagkuman upang makita ng mga pumapasok ng buwan. Walang natatago ng hindi nalalantag at walang tingin at hindi malalaman ang nabubunan. Kaya pagbutihin ninyo ang iyong makinig sa bagat ng mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalis ang pati ang inakala niya nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Let your light shine. Ayaw mo na ang liwala ay magbigay ng taglaw sa iba. Yung pangayang na pinapamanin ng buong kapal ay gamitin natin ng maayos. Yung mga biyaya ay pinakalawag ng buong kapal. Katulad po ng pangayang namin kahapon na gamitin ang kayamanan ng daliging na ito sa panginoon. Yung bahagi na ipinamamanin ngayon ay kaya po kung isang sinasabi ko kay yung kamakunti ay aalisin ka. Ngayon yung ngayon ay bibigyan pa. Bakit? Sabagat hinadaan niya. Yung bagay na hindi namin hinadaan na mawala yun. Hindi naman natin pinagkakal. Bahagi yung lamang sa atin ay huwag natin kalimutan na yan ay ibigay sa atin para nabili natin. Hindi lamang para ilagay lamang sa isang tabi na hindi na mapapinabama natin o ng mga tao na sa paligid namin. Kaya yung patuloy na hamon ng ipinigay na Jesus ay gamitin natin ang mga pagkataon, mga bagay, mga kakayanan, mga pinagkalawagan tayo ng mga tao na makasama natin na makalulong sa atin upang itong lahat ng ito ay hindi lamang ang standby na nawawala ng kanyang halaga kung bakit ito ay nalita o bakit ito ay nasa atin. Kaya, bahagi po ang usahan ay tingnan natin. Sabagat, sabi na natin ay sabi na natin kayo yung mga baka parang tayo mga nagkaroon may aso. May aso. May kayamanan. Kailangan naman ng performing bahay. Nakasambak lang. Walang kami. Walang pakinama. Ang tuwag na po natin ay na siya tuloy ka lang. Kaya hindi lang ito sa bahay ko
yung pinagkaloob sa atin ng Diyos ay maaaring hindi natin nakakamit. Hindi natin nakakamit. Sabi nga ay kung tayo ang iwala ay pinagkaloob ng buong kapag. Gamitin natin. Gamitin natin. Sabagal para saan ba? Kung bakit yan ibinigay sa amin. Pero minsan sinasabi natin na nagpupungpong tayo kung isa sa mga pagkakataonaan. Wala tayong ginagawa. Kundi kaya ay wala akong bahag sa lupunang ginagawa. Bakit? Kasi isa ay baka yung mga galing natin ay inaharap natin. Siguro sa mga para wala akong galing. Mayroon niya. Hindi mo lang naniniwalaan sa lingin mo. Sila yung mas tumatid. Kung talagang yung galing mo, makikita naman yun sa nabanggit ng pag-Diyos. Ikaw na mismo ang maka-discover na may galing ka pala doon. Yung tunay, kasi baka mamaya ay ikaw lang yung nagkakala ng galing ko. Lalabas na sa labas naman. Pero hindi yan lalabas kung hindi mo sinusubo. Hindi mo ipinapakita. Tulad na lang ni Mara na iyong sinindihan. Sigurado ito ay magbibigay ng reaksyon sa iyong paligid. Ganun din po sa galing. O, ganun din mo naman, buwan sa mga akala natin ng galing, pero sa isip na ang atin. Pero yung pagdaya ng Ibigay ng Jesus ay tingnan na natin kasi baka mamaya hindi natin pala napapansin na ito yung ating galing, hindi natin ipagamit. Ay, kaya umisan ay ang nakikita lang namin ay ang ating kawalan. Kasi hindi na natin nakikita yung ating galing. Kaya ang sabi ko sa iba kayo, yung wala ay kukunin ba yung inaakala niya sa kanya. Kasi bakit? Bakit ganyan ang walang iwala? Na talagang mamawalang ka. Then, ang tingnan niya ang mayroon ka. Yun ang pagyamanin mo. Yun ang ayusin mo. Bagamat ang karosabi na ako man, may iba't iba tayong pagalambay. May iba kasi yung katunggali. Ay, it comes naturally. Hindi ba? Maaaring kinakailangan pa ng mas mahabang pagsasanay. Pero, unahan nila natin na yun ang ating kaya. Okay lang. Huwag tayo manginaya na maaaring sabihin natin na hindi tayo masinusay katulad ng sa iba. At hindi kasing daling ang aming pagtalo katulad ng iba. Ang mahalaga ay nagbibigay tayo ng liwanag. First reason sa ating pagkilos kung tayo magbibigay ng liwanag ay mayroon tayong halaga sa iba. Yun, mayroon tayong halaga kasi sa pamamagitan ng aming ginagawa, magbibigay tayo ng halaga sa pagkilos namin sa pagkilos na ito. Sabagal, yung aming dali ay nagiging kapakapakinama. It is not because gawa lang ng
Galit natin, kaya tayo may nalabakot. Hindi po yun. Pero, makita po natin na kung talagang may halaga tayo, hindi maligtad. Kung talagang napag-inus ng tao sa mundong ginagalang, tao yun. Na kaya tayo may halaga kasi yung contribute sa atin. Pero yung pag-inilang niya sa ating sarili, baligtad. Kung talagang may halaga ka, you should contribute sa atin. Kasi may halaga ka eh. Kaya ano, dapat may naitutulong ka. May halaga ka eh. Hindi po yung pagtingin natin na kaya lamang ako maalaga kasi may naibibigay ako. Hindi. Yun ang makasamang pagtingin. Yung pagtingin namin bilang musikaro yun. Kung talaga maniniwala ka na may halaga ka. Dapat, di ba doon something? Hindi may halaga ka yun. Yun yung pagtingin na nais na makita ng Jesus. Kung kaya naman sabi, yung mayroon pa, ay bibigyan pa. At yung wala, yung akala niya sa kanya, ay kukunin pa. So, yun yung papagpahin na nawa makita ko, may halaga ba tayo? So, kung may halaga tayo, if we believe, that you are worth something, we should continue something. And what is that something? Tayo ang mag-discover niya. Tayo ang mag-deliver niya. At ito, hindi yung pwede kong ibahagi. Kasi ito yung nakikita kong galing ko. At magiging bahagi mo na namin pa. At pero kung yun ay naging bahagi na namin pa. Tama yung sinabi ko sa mga nakasulatan. Yung mayroon ay bibigyan pa. Kasi yun yung inaasa. At kapag inaasa, yung matiyasa ng mga sa inyo, yung skills. Inakala kaya naging skills yan kasi hinagamit mo, pinalalago mo. At doon, yun ang magbibigay ng liwana. Kasi gano'n ba? Kung talaga nakikita mo na yun yung liwana, ibigay mo siguro yan ay dapat na magbibigay ng liwana. Pero sa doon ang mga ito ay nagpumula sa pagkakas nakikita natin na we are worth something. Yun yung biyaya na ipinagawa ng Diyos sa atin. Kaya natin ginagawa ito sa mga nakikita natin ang yun. Ito yung pinili sa atin ng Diyos. Kaya, ipinibigay ko rin sa iba. At kapag ginagawa yan natin, naging bahagi na lang palagi natin yung pagkino sa dalilin na ito, makikita natin ay maaasa tayo. Lalo tayo lalo na at tama ang sinabi ni Jesus. Yung mayroon ay bibigyan ka.
Alam niyo ba ang mga hirupang paghahayaan ng kalitaan ng Diyos ng mga pamilya? Tanggapin naman ang Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya ang karanalan sa aming kamakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ang alamin niyo din ka, kumayang mo ang maaari ng kasalumbanan niyo ng daming paghahayaan. Para sa siyang Januaryo ay magumita. Sa ikaw ang ipatawad ng aming mga kasalanan at sa ikaw ang ipupan ng aming pagsamba sa umalan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ang kasawa ng mga kaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Paasok ko na sa inyong puso at iwa. Itinasa namin sa Panginoon. Salamat na ng Panginoon na ang Diyos. Marapat na siya ang kasalanan. Madaming mga pangyarihan, tunay mga marapat na ikaw ay aming kasalamatan. Ikaw ay nalilingin sa kini ng mga banal na ginagalan mo sa kanilang pagbibigyan. Ibinigay mo siya ang huwag na araw-araw sa iyo at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mo sa Yesu Kristo, kapiling nagbibigil na ang mga banal na tao sa iyong mga saksi na ang pananatin sa iyo ay magagalang natin sa kalahan. Kaya kaisa ang mga ng pagpuli sa iyo ng malalampay sa kalangitan. Kami ang pupuli sa iyo kalangitan. Santo, Santo, Santo. Oh,
langit na iyo, pinakahati-hati niyo. Iniabot sa kanyang mga labanan siya, tanggapin niyo lahat ito at kanan. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo. Ganyan din naman ang tao sa kapunan ginawa pa niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalaga at kalis sinabi. Tanggapin niyo lahat ito at inumin nito ang kalis na aking dugo ng bago at walang tagipan. Ang aking dugo ay ipubuhos para sa iyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alahala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng pananampalataya. Ama, inaawa namin ang paglalala sa pagkakalala mo yung pagkakuhay ng manapay na yari namin sa iyo, ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalala ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami nagpapatuloy mo sa harap mo para manggigod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tabuan ni Kristo na magpuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linago mo ang simbahan na lamang sa buhay at ipasusunod kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Binaventura at ang kanang kapayahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may mag-asang sila yung muli mabubuhay dahil hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawalan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawalan kami na pangin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang isa na mahal ng Bela Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, na mga apostol, ni San Martin ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kaligod-ligod sa iyo. May pag-iwang na maraming ang pagpupulit sa karangalan mo sa pamagitan ng manang na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ang kanyang papuri sa iyo. Diyos at ang kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Para na ang ating liwanag ay tunay na magbigay. Thank you.
iligtas sa kasalanan ang grayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamigan na pinamaraw ng pagkamahayag na ang nagpapagpintas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kapangyarihan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoon, isuulit sinabi ko sa mga pasipan ng kapayapaan mo ko sa inyo, ang aking kapayapaan huwag ang aming mga malakasan. Pagkalawal mo kami ng kapayapaan at kapayasan sa kanobag, kasama ng Espiritu Santo ang mga kapasawalan ng Diyan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nila sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa Iglesia.
Silunod po tayo para sa panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw ang palagi naging dalampati sa mga manihiram at manihiram, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo ng tulungan mo kami itulog sa makapangyayang Diyos, ang aming kahilingan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pagmamahal. Buong kababaan ng loob kami nagsusumama upang kami rin katulad mo ay palagi hindi kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay ito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa batalang ng kagamo na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng katulad, kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin, mapagmahal, kami nasi pakinabang ito padalangin ang nananigal na muli na namin si San Januari ay may pahayang namin at ang tuho niya ay magawa namin ganapin sa pamagitan ng Isa Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasama ng Kanya. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palagi kayo na lumabas ng mga Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
natin, pwede na natin alisin. Pero hindi kahit hindi.